magpapaalam dahil gagaling? Hindi. O mawawala siya sa mundo? Mawawala sa mundo. Philippine Showbiz. Inaabangan ng mga fans ang mga latest update at news tungkol kay Chris Aquino. Hindi kaila sa publiko ang pinagdadaanan ngayon ni Chris sa kanyang kalusugan. Siya ay kasalukuyang nasa Amerika dahil siya ay sumasailalim sa gamutan. Magsisimula na ang gagawing masusing gamutan kay Chris sa January 2023. Ito ay gamutan na may kahalintulad sa chemotherapy, subalit mas mababa lamang ang dosage. Ito ang huling ibinahagi ni Chris sa kanyang social media account tungkol sa kanyang kalagayan. Samantala, sa isang vlog ni Romel Chica ay nakapanayam niya si Mamu, ang isang kilalang manghuhula from Kabanatuan, Nueva Ecija. Si Mamu ay isang kilalang manghuhula. Dati na siyang naitampok sa Kapuso Mo Jessica Soho. Taong 2019, nang mahulaan umano ni Mamu ang isang malakas na lindol sa Luzon at ang pagputok ng bulkan at ang isa pang malakas na bagyo. Samantala, sa kanyang panghula kay Chris Aquino, ayon sa kanya ay mamamaalam na umano si Chris dahil sa kanyang karamdaman. Samantala, nilinaw naman ni Mamu na ito ay isang hula lamang at maaaring gawing gabay sa ating buhay. Narito naman ang opinion ni Nanay Christopher Min tungkol dito. Lungkot naman itong una nating paksa. Eh, ganun talaga. Ikaw ang makapagpapaliwanag nito dahil ikaw yung may personal na komunikasyon sa prophetic witch. Alam ba kung ano ang witch? Mangkukulam. Oo nga. Mangkukulam. Ayan. Alam niyo po, itong una naming paksa dahil ang paksa nga po. Sigurado po na ikalulungkot ninyo ang una naming pag-uusapan dahil ang una po naming paksa ay si Chris Aquino. Nakapanayam po ni Romel Chica si Mamu. Si Gloria Escoto ng Kabanatuan City. Ayan. Oy. At marahas po ang kanyang sinabi kay Romel na si Chris Aquino raw po ay mamamaalam. Hindi next year, kundi magpapaalam siya sa kanyang karamdaman. Magpapaalam dahil gagaling? Hindi. O mawawala siya sa mundo? Mawawala sa mundo. O kasi yung salita niya, napanood ko yung vlog mo. Mm-hmm. Kahit ano pa ang kanyang gawin. Huli na. Chris Aquino, February 14, 1971. Si Miss Chris, hindi siya okay. Pero nilalabanan niya. Yung depresyon at saka sakit niya. Correct. Laban. Kaya lang, kahit anong gawin niya, wala na. Ano yan? Help. Yun na yung possible na ikawala niya. Mamatay si Chris Aquino. Kung ano yung pinagdadaanan niya ngayon, my love, sino yung posible na ikamatay niya na? Nakakalungkot. Alam mo, kinikilabutan ako. Unang-una, ako kasi ay naiintindihan ko ang profesyon ng mga manghuhula. Mm-hmm. Gift kung tawagin nila yung nakapagbabasa sila ng kapalaran ng kapwa nila. Pero ako kasi, ang paninindigan ko talaga at pinaniniwalaan ko, sino man ay walang maaaring makaalam kung kailan tayo magpapaalam. Totoo. Dahil tama. Kasi sa pagkapanganak pa lang natin, kaya nga po may tinatawag tayong guhit ng ating palad. Alam na ng Diyos kung hanggang kailan lamang tayo sa mundong ito at kung kailan natin isasauli po ang hiram nating buhay. Sa akin, oo, nirerespeto ko si Mamu, pero mas nirerespeto ko ang kapangyarihan ng Diyos. Diyos lang ang nakakaalam kung kailan niya babawiin ang ating tama, buhay. Tama, oo. Diba? Oo naman, simpi Diyos lang talaga. Kaya nga, ibig sabihin daw, nung ipinanganak ka, nakakalendaryo na. Oo. Tapos, nung mamamaalam ka na, nakakalendaryo na rin. Oo. Ang tawag sa ating ginagawa sa mundo ay journey. Yes. Ito yung ika nga ibinibigay sa atin ng Panginoon ang lahat ng pagkakataon para mapaganda natin ang ating buhay. Diba? Tama. Wala naman pong perfectong buhay. Laging may mga paghamon. Pero ang pinakamahalaga, lagi ko pong pinaniniwalaan at sinasabi sa aking mga mahal sa buhay, ang mahalaga yung paglaban. Yung pagtanggap at yung walang sukuan hanggang sa uli. Tama. Diba? Ito lang naman ay gabay. Sa aking pagkakausap kay Mama, gabay lang naman ito para maiwasan. So, at hula ito. Masakit man pong pakinggan, alam naman natin na nasa matinding sitwasyon siya ngayon. Sabi nga niya, life-threatening yung kanyang sakit na dalawa na maaaring maging tatlo pa. Siya ang may sabi niyan. Siguro naman hindi dahil doon, ano, kasi nakita ko yung barahan nung inilatag. Inilatag niya. Diba? Binabasa niya lang. Sign of death, ano? Yes. Yun lang naman ang binabasa niya. Yun sa nakikita niya. Pero, hindi naman nangangulan dahil binasa niya mangyayari. Yun lang naman ay mga babala. Pero alam nyo po, yung mga ganitong panghuhula, napakaganda po na guide ito sa atin. Katulad yung sinasabi ni Mamu at ng iba pa pong mga manghuhula, gabay lamang ito. Kapag may ganito na sinasabi ang mga tulad nila, dun tayo lalong magsisikap na bantayan ang ating sarili. Tama. Diba?
Kontrahin. Dapat ganun ang pagkakaintindihan. At saka, wala nang mas magiging epektibo pa kesa sa isang sinserong panalangin. Oh. Lalo pa ang nananalangin para sa ikaliligtas ng buhay ni Chris ay halos hindi niya mabilang kung gaano karami. Kami po dito, oo nga, at inilatag po namin yung hula ng na-interviewing prophetic witch ni Romel Chica ay ganito. Pero tayo po ay pinaiiral po natin sa ating damdamin, sa ating puso, sa ating emosyon na harinawang maligtasan ni Chris Aquino na sitwasyon ngayon. Sana'y makita na yung pinaka-epektibong gamot na makapagpapagaling sa kanya. No? Manalig tayo na makikita at makikita at makakakuha na tayo ng gamot para kay Chris Aquino na gumaling na siya at makabalik na siya sa ating lahat. Balikan ko lang, nung sabihin niya yon, kasi ang napanood ko lang, wala bang kinap doon o may dagdag pa yon? Marami pang dagdag yun. Katulad na? Katulad na, ang kabuuan kasi no nanay, magpapaalam siya, pero hindi pa actually sa 2023, may proseso pa. Pero yun ang sanhi, kung anong karamdaman niya, yun sanhi ng kanyang. So may mga proseso pa. So magandang balita yan. Correct. Kung hindi mamamatay si Chris Aquino ng 2023. Hindi pa. Uh-oh. Pero doon daw siya papunta. Doon din papunta. Kahit ano pa ang gawin. Yan! Correct. Kahit ano pa ang kanyang pailalima na proseso, doon pa rin mauuwi. Iba nga, nagulat talaga. Hindi ko alam kung ano magiging reaction. Pero, siyempre, hula lang naman ito. Huwag natin ilagay sa isip. Gabay. Gabay natin ito para pag na, kung ano man, hindi yata. Kasi nagpapagamot ako. Hindi, tsaka lagi nating isa sa isip at lagi nakabaon dapat sa puso natin. Diyos lang ang nakakaalam. Yes, tama. Kung kailan tayo darating sa mundong ito at kung kailan tayo aalis. Oo. Yun lang naman yun. Oo. At tsaka prayers natin. Kasi alam mo, nung mapanood ko nga yung post ni Chris, yung parang nagpapaalam siya at saka nagpapasalamat si Chris doon sa mga lahat daw na nagdasal sa kanya. Mm-hmm. Yung huling post niya 2 days ago na sabi niya, maraming salamat po sa mga nagdarasal sa akin at maraming salamat po sa mga religious na na lagi nila ako ipinagdadasal. Pero nasundan yan. Binash naman siya ng todo dahil meron siyang blind item tungkol sa isang personalidad na namatayan ng asawa. Ang sabi niya, ewan ko ba naman sa ibang tao, sabi niya doon sa kanyang kaibigang si Darla. Okay naman yan. Ba't yan, bakit niya sinisisi ang Diyos? Ako nga, sa kalagayan ko, never kong kinwestiyon ang Diyos sa sitwasyon ko. Pero siya, bakit naman ganito? Kasi nga naman, sinabi na, I will never believe in Christmas anymore. Yun ang matindi yun naman, kasi ayaw niya ng Pasko na. Grabe. Kaya po naman, natumbok ng ating mga kababayan, lalo na ng mga Marites, na ang kanyang tinutukoy ay yung namatayan ng asawa, ay sinabi niya, kesa sa mag-OA siyang ganyan, ipagdasal na lang niya ang kaluluwa ng kanyang asawa para matahimik, di ba? Nakakaloka rin to si Chris Nanay, no? Yun nga, kaya nga ang komento ng ating mga kababayan, nabasa ko yung maraming na hindi mo na lang pakialaman yung sitwasyon mo. Bakit pati ang ibang tao, magkakaiba tayo ng emosyon, maaaring sa'yo, hindi ka ganyan. Pero para dun sa tinutukoy mong lalaki, katapusan na ng kanyang buhay dahil namatayan siya ng asawa. Sana hindi ka na ganyan. Sana panatiliin mo ang simpatya at pagkaawa sa mga taong nalalagasan ng mahal sa buhay. Ay, correct. Ito, lumabas na naman yung pagiging taklesa niya. Mm-hmm. Lumabas na naman yung matagal natin hindi nakikita yung pagiging taklesa niya. Ito na naman. Mm-hmm. At maaari niyang i-deny na bakit hindi ko naman sinabi na si Andrew Shimmer, yung pinatatamaan ko. Alam mo naman si Chris, kaya niyan lumusot kahit nasa butas ng karayom. Mm. Diba? Pero paano po natin ipaliliwanag na na-OA yan siya sa pagtanggap nung lalaki sa namatay niyang asawa na parang kinu-question niya ang kapangyarihan ng Diyos, bakit namatay at hindi na siya maniniwala pa sa pagdiriwang ng Pasko. Tumbok na tumbok ng mga Marites. Hindi tayo makalulusot. Alam natin yun, walang 1+1 kagad yun. Agad-agad alam natin kung sino ang sagot. At saka na, di ba, aminin natin, laging may laman ang post ni Chris. Double-bladed. Double meaning, double-bladed lang. Kita mo to, nananahimik, biray mo, napansin niya pa yun sa kabilaan ng lahat. Oo nga, tama. Ang pinakamaganda na lang na dapat niyang sinabi ay nakikisimpatya sa pagkawala ng misis ni Andrew Shimmer. Mm-hmm. Pero yung para sabihin mo na OA, tapos wala ka nang dapat gawin, something to that effect, kundi ang ipagdasal mo na lang yung asawa mo para matahimik na ang kaluluwa. Nakakatakot yun, kasi baka mamaya tayo tamaan. Diba? Babalik sa inyo. Ang tawag sa inyo, gaba. Gaba, gabaan ka. Baka mamaya bumalik, diba?
Philippine Showbiz.